Joining us on the score today, one of the most electrifying players, not just in the PBA, not just in Asia, but over the world because he's an international player, Terrence Romeo. Hello, hi. Hi, Gim. Hi, Sir Mico. Kahit Tito Mico, pwede rin. Tito Mico. Okay, Terrence, this has been very interesting year para sa'yo. I know, syempre, every basketball player, you want to succeed, win championships, ganyan. Pero medyo parang testing para sa'yo itong taon na to. Opo. Let's start off with yung sa Gilas. Unfortunately for you, hindi ka nasama dun sa pool. Ikaw ba nagulat na hindi mo narinig yung pangalan mo nung binuo yung team? Ang totoo, opo, nagulat ako. Kasi expected ko na kahit papaano may imbitahan man lang na makapaglaro. Pero ayun, meron tayong mga bagay-bagay na hindi natin hawak. Merong mga nagdi-decision na kuminsan hindi na natin kailangang magantay ng dahilan bakit hindi nila tayo binigyan ng like dahilan kung bakit or what. Pero kailangan nating respetuhin yung mga decision nila dahil sila yung binigyan ng kapangyarihan para gawin yun. Pero alam mo na ang daming naghahanap sa'yo dun sa team. Alam mo yun? Yung siguro pong mga talagang humahanga sa akin at naniniwala po sa kakayahan ko. So yung whenever naglalakad ka, may lumalapit ba sa'yo? I'm sure may lumalapit. Idol, dapat kasama ka dun sa team na yun. Pag nangyayari yun, anong nararamdaman mo? Masaya po. At the same time, nanghihinayang kasi parang pakiramdam ko yung chance na makapaglaro ulit ako is medyo yun nga, nawala sa akin. Pero syempre, hindi naman doon natatapos yun. Kagaya nga ng lagi kong iniisip, kapag ka may mga ganyang pangyayari, baka may mas magandang bagay na naghihintay sa akin. So, ganun ko na lang siya tinitingnan. The chance to play, hindi natupad just for itong window na to. Opo. Ikaw ba, sinasara mo na ba yung opportunity maglaro for the national team dahil sa nangyari in this window? Hindi po. Hindi, bakit hindi? Kasi, yun nga po, lahat ng yung kung sino man po yung, I mean, yung mga decision nila ng mga coaches or ng management that time, alam ko naman pinag-isipan nila lahat yun para sa ikakabuti ng team. So, ang inisip ko na lang, yun yung naging decision nila na kailangan lahat rumespeto dun. So, ang dapat kong gawin is yung kontrolado ko, which is kailangan ko mag-work hard, kailangan ko magpagaling, kailangan ko patunayan sa kanila na sana next time maging deserving ako. And then, pag dumating pa rin yung time na yun at hindi pa rin ako nakuha, then kailangan ko lang ulit patunayan sa kanila sa susunod. And kung kailan nila matingnan or makita na deserving na pala siya ngayon. So kunyari, if in the next opportunity naimbita ka ulit at sabing, Terrence, balikan na please sa national team, ikaw ba agad mag-oo? Opo, ako po, pag naimbitahan po ako ng ganun, unang-una ko pong gagawin, kaya ako gagawin pala yun, is maglalaro ako para sa bayan. Para dun sa mga taong naniniwala sa akin. Hindi dahil naimbitahan lang ako dahil, alam mo yun, dahil no choice sila, hinahanap ako ng tao or what. Kundi gusto ko, naimbitahan ako dahil deserving ako maglaro. Dahil kaya kong mag-perform. Bakit ang isang Terrence Romeo sobrang deserving maglaro para sa Philippine team? Hindi ko po kasi masasabi ngayon na deserving ako dahil yun nga po, ang sabi po nila is yun nga po yung mabubuo nila parang isa po sa most talented na lineup ng Gilas. So, ang inisip ko lang na sana maging dumating yung time na mapabilang din ako sa mga talented players na yun. So, para siyang naging goal setting para sa akin. Goal setting. So, isa na to sa mga goal mo na kailangan kong matupad. Maganda yung sinabi mo kanina. Isa sa mga goal mo, yung hindi ka lang bastang PBA player. Yes, pangkaraniwang yes, PBA sir. Player na, okay, dumaka ka ng PBA, natapos ka, nasabi mong PBA player ka. Bakit sa tingin mo, sa pakiramdam mo, you are not just any PBA player? In other words, you're not just above average. Ano ba yung identity ni Terrence Romeo? Bakit ka naiiba sa marami? So para sa akin, yung mga pangkaraniwang PBA player is hindi nila siguro hindi nila ganun kaagang nadaanan yung dinaanan ko.
Like maaga kong naranasan yung yun nga yung bata akong naranasan maging sunod-sunod na scoring champs sa PBA, maging mythical, then parang yung mga iba sa age ko nagpapadrop pa lang, yung papunta pa lang sa PBA, magpuprove pa lang sila ng dapat nilang gawin. So tingin ko isang batayan din yun kung ano yung magiging identity ko. Ikaw ba ang tingin mo sa sarili mo, inspiration ka sa mga fans? Sana po, opo. Bakit mo nasabing sana? Yung pinanggalingan ko, lahat halos ng mga Pilipino makaka-relate eh. Like, hindi naman ako galing sa mayamang pamilya or sa asensadong buhay. Galing lang ako sa baba na nagsumikap para matulungan yung family ko. Mabigyan sila ng magandang buhay. Magkaroon kami ng magandang buhay. Eh, pag tiningnan mo, parang wala naman sigurong sobrang mayaman na or mayaman na siya na willing pagdaanan yung pinagdadaanan ng mga kapwa nating Pilipino nagsisimula sa babae. Like, ikaw mayaman ka na, marami ka ng pera. Gigising ka ba sa umaga? Mag-work hard ka ba ng 3 oras? Papahinga ka lang ng konti, another 3 hours na naman. Hindi, ba't ko pa kailangan gawin to? Meron na ako lahat. Diba, no, ganun ang normal thinking nila. Lahat ng Pilipino, normally, yun yung mga pinanggagalingan nila. Kumbaga, dun tayo lahat. I mean, hindi lahat, pero halos lahat ng sumikat na PBA player is galing dun. Kung titingnan mo, wala naman yung anak ng bilyonaryo, then naging superstar sa PBA, diba? So, gusto kong maging inspirasyon dun sa mga kabataan, lalo na ang priority nila is matulungan yung pamilya na huwag silang susuko sa buhay nila. Basta huwag silang makalimot, mag-pray at lagi nilang gawin yung best nila para matupad yung pangarap nila. When we return, magsasama naman Terrence Romeo and Kobe Paras only here on The Score.